Wala pa rin pagbabago kahit narito ako. Patawad ka, mahalan. Anis, wala kang kasalanan. Ang lahat ng ito, kasalanan ko. Mahal na Reyna, nahuli na ang Ostland at inalugog na namin ang buong bayan sa abot ng aming makakaya. Tamang oras na lamang ang ating hinihintay para makita natin sila. Paalam. Anis. Kamahalan. Huwag kang padalos-dalos. Opo. Nakita niyo ba? Hindi po. Wala sa dito. Saan kayo sila nagtatago? Ang ingay naman. Kasuklam-suklam. Nilulusob na ba tayo ng mga bandido? Natatakot ako. Sandali lang. Huwag mo po ako sasaktan! Kuhulin niyo ako! Huwag na wala natin mo. Sandali lang. Ginoos ka ron. Kamusta na kayo? Ay, kayo pala. Ang pasa sa kabundukan. Ligtas na siguro. Hindi na sila naghahanap sa ngayon. Isipin ninyo, kung kayo nga inaresto ng Royal Palace, ang ibig lang sabihin nun? Tatalikuran mo ang pagiging aristokrat, matulungan mo lang ang isang kaibigan. Kalokohan. Pero sa tingin ko, ganun din ang gagawin ko. Bagamat ligtas na tayo, ano naman kaya ang gagawin natin simula ngayon? Naglipa na pa rin ang mga sundalo. Mahirapan tayong tumakas sa lugar na ito. Pupunta tayo sa Galia. Mr. Colbert? Kayong lahat, tingnan mabuti ang mapang ito. Una, tayo ang magiging decoy. Sasakay tayo sa Ostland patungo sa Germania. Dahil dito, mapagkakamalan ang palasyo na patungo tayo sa Galia mula sa Germania. At syempre, tutugisin nila tayo. Dadaan na natin ang ruta sa ilalim. Ang ruta na kapatagan patungo sa hangganan, di ba? Oo, at kayo ang pupunta sa dating kaharian ng Orleans. Kung saan talaga naroroon ang tunay na bahay ni Miss Tabitha. At siguro, may bakas pa rin ang daan papunta roon, hindi ba? Siguradong may makikita tayo. Oo nga, Luis! Sandali lang! Talaga bang pupunta kayo sa kaharian ng Galia? Kung sinusuway ninyo ang utos ng kanyang kamahalan, malaking krimen ang gagawin ninyo. Hindi lang mawawala ang inyong pagiging aristokrat, mas grabe pa rin ang pwede mangyari. Hindi nga maganda yun! Kahit na, tutuloy tayo! Oo nga, ililigtas natin siya dahil kaibigan natin siya. At siya ang pinakamamahal kong kapatid! Tulad mo rin walang kaibigan. Sa tingin ko, hindi na magagamot ang kabaliwan nilang ito. Hindi natin sila matutulungan, hindi ba? Jessica, tutulungan natin sila! Oo, sige. Sandali, Mr. Colbert. Kung gagawin nating decoy ang Ostland, ibig sabihin, babalik pa rin tayo sa palasyo, hindi ba? Oo. Patkikilos lamang tayo sa tamang oras. Malinaw namang mahalagang bahagi ang Ostland sa planong ito. At sigurado magkakaroon ng iba yung higpit sa pagbabantay. Kung ganun, anong magagawa natin? Huwag kayong mag-alala. Ako ang bahala sa Ostland. Basta bilisan niyong makarating sa Galia. Mr. Colbert, seryoso ba kayo sinasabi niyo? Hindi ako papayag na mag-isang malagay sa panganib si Mr. Colbert. Oo nga, hindi kami papayag na gawin niya yun. Sandali lang. Si Miss Tabitha ang mas nasa panganib ang kalagayan. Wala nang panahon para magtalo. Opo. Master! Master, sama po kami sa inyo. At sa palagay po namin, makakatulong kami sa pagpapatakbo ng Ostland. Siguradong may pakinabang po kami. Pasensya na kayo mga bata. Ako, gusto ko laging kasama ni Saito saan man ako pumunta. Dahil ako ang personal na alari ni Saito. Siesta! Hoy, sandali lang! Hindi nakabalyera si Saito ngayon, kaya hindi niya na kailangan ng personal na alalay. Ano naman ang kinalaman noon sa pagiging kabalyero? At hindi na ni aristokrat si Miss Valia ngayon, hindi ba? Pantay-pantay na tayo lahat ngayon, kaya tumigil ka na sa katadaktak mo! Kayong dalawa, pwede ba tigilan niyo na yan? Hindi to ang tamang oras para mag-away kayo ng ganyan! Tumahimik ka! Bakit? At anong iniisip mo? Oo nga, Saito, magpasya ka! Hindi pwedeng lagi ka dalang alam. Grabe naman talaga ang dalawang ito. Nakakaingit naman! Teka, sandali! Saan pumunta sina Jessica at si Ginoong Scaron? Pasensya na kayo! Matagal ba kayo naghintay? Anong laman yan? Ito ang mga naiwan ng mga kawawang artista bilang kabayaran sa pagkain. Sa mga suot ninyo ngayon, madali kayo mauhuli, mabibisto kayo. Kung ganun... Hindi pwede ang suot nyo. Kailangan nyo magbalat kayo bago kayo tumuntong ng Galia. At ang kapalit, siguraduhin maililigtas ninyo ang inyong kaibigan! Pasensya na sa malaking abala. Maraming salamat! Hindi namin malilimutan ang ginawa nyo! Ang galing na naisip nila! At dahil ito, may ililigtas ang kapatid ko, diba? Teka, paano naman ako?
Gish! Sige! Isa! Dalawa! Nagali! Pag-iwan niyo ako! Ang sarap na mga pulisin ito, alam mo! Meron na nga akong gustong itanong. Saito? Ano yun? Bakit po ninyo ito ginagawa para sa amin? Estudyante ko rin si Miss Tabitha. At hindi lang yun. Dahil sa kanyang fake death magic, muli akong nabuhay. Hindi ba natural na tulungan ko rin siya? John! Ang galing-galing mo talaga! Tumigil ka, Miss Kirke. Ano ba? Lubayan mo na ako. Oh, sige na. Ang mga lalaki dito sa baba at ang mga babae doon sa taas. Sige na! Sige! Sige! Sa tingin ko, ikaw ang may pinakamagandang costume sa lahat! Oo nga! Ang jacket, ang sapatos, ang tiyan mo! Sobrang naman kayo! Pasensya na kayo! Wow! Ang gaganda niyong tingnan! Parang hindi ko kayang humarap sa mga tao sa suot kong to! Hindi mo malasawang tignan! Hindi na yan masama! Minsan lang naman ito! Meron ng mukhang kawawa na hindi na napapansin. Bakit? Ano yon? Pinariringgan mo ba ako, Kirke? Oh, mali ba narinig mo? Sobra ka na magsalita. Kahit sinasabi mong ililigtas mo ang kaibigan mo, ano naman ang ibig sabihin niyang talamak mo ang pag-uugali? Ay, dapat bakit ang tularan? Lagi kang nakataas ang kilay para lamang makuha ang gusto mo. Kung yan talaga ang susi ng tagumpay, gagayahin kita. Anong sinabi mo? Tama na, away! Kung hindi tayo magkakasundo ngayon, hindi tayo magtatagumpay. Saito? Siesta? Siguro. Kalimutan mo na lang, hindi na ako sasama sa'yo. Wala naman akong taglay na kapangyarihan katulad nila. Sigurado magiging papikat lamang ako sa kanila. Sasama na lamang ako kay Mr. Colbert sa Ostland. Siesta? Totoo, ang isang mainhing katulad ni Siesta, hindi pwede sa mapanganib na paglalakbay. Kung kaya, magtitiis ka muna sa ngayon. Saito? Pero ano man ang mangyari, kasama mo ang puso ko, saan ka man tumunta? Saito? Pasensya na kung hindi ako naging mahinhin. Maliwanag na isa kang ang aso at napakayabang pa. Tulad ng sinabi ko, ano bang pinagtatalunan natin dito? Sige. Tayo na. Babawiin natin ang Ostland. Ang grupo naman ni Saito ililigtas si Miss Tabitha. Tayo na! Ngayon na! Tayo na! Dahil nabuhay siya ng dragon, ginawa nilo ang lahat upang hindi tumulo ang kanyang mga luha. Dahil si Ivaldi, pagkatapos niyang maranasan ang lahat na ginusto ng kanyang mga magulang, inisip niyang hindi siya pinapayagang umiyak. Walang kapatawaran. Pagpaparusa ito sa kanyang sarili. Parusa. Marahil, parusa na rin ito sa akin dahil pinagtaksilan ko ang aking mga kaibigan. Oh, Mios Nitner. Aking Mios Nitner. Kanina pa ako naghihintay sa inyong pagdating, kamahalan. Nagmamadali akong pumunta rito nang marinig kong malapit nang matapos ang lahat. Ganun pa man. Napakainit naman sa lugar na ito. Para hindi makalabas ang hangin o namang ingay, nababalot ng canvas ang buong lugar na ito. At ang iba pang struktura, kaya mainit ang lugar na ito, Master. Wala yung anuman. Ang mahalaga, narito ang iniingatan mo. Dito. Kung ganun, siya si Jormungand. Nakatali lahat ng kadena. Tulad ng inaasahan, marami nagbabantay. Ano po ang gagawin natin, Master Colbert? Siesta. Po? Magubat ka. Oh? Iyon na nga. Ano? Alam nilang gusto nating dumaan sa hangganan at naglagay sila ng harang. Anong gagawin natin? Tiyak na mabibisto tayo.
Ibabalik na naman tayo sa bilaguan! Shh! Huminahon ka. Nakabalat kayo na tayo. Mahihirapan na silang mabisto tayo. Makinig kayong lahat. Hanggat maaari, pumanatag lang tayong lahat. Sige! Sige! Kayong lahat! Tigil! Huh! Mga artista man lalakbay, hindi ba? Ganun na nga, Ginoo! Kung ganun, sige na. Maraming salamat, Ginoo. Lumatabang lasa huli! Sandali! Hindi pwede! Anong gagawin? Kung mabipisto tayo. Tabachoy! Po? Ha? Nalaglag mo ito. Marami pong salamat, Ginoo! Mag-iingat kayo sa daan! Marami pong salamat sa inyo! Hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Oo nga. Munti ka na tayo mabisto. Mabuti na lang! Ibig sabihin, may paso sa tayo sa bundok na ito, di ba? Hindi magtatagal at makikita na natin mahal kong kapatid! Oo. Mas magaling kung makukuha ni Mr. Colbert ang Ostland. Louis! Louis! Bakit Louis? Anong problema? Wala naman. Ano? Nakapagtataka naman. At hindi na ni Aristo kasi Miss Valia ngayon, hindi ba? Pantay-pantay na tayong lahat ngayon, kaya tumigil ka na sa kadadaktak mo! Tama. Ang talikuran ng pangalang Valia. Naging pangkaraniwang tao na lamang ako. Tapos na ang relasyon ko sa aking ama, sa aking ina, at sa aking mga kapatid. At ngayon, si Saito na lamang ang natitira sa akin. Si Saito na lamang. Nakalimutan mo magsuot ng damit kagabi. Kwartya? Sino ka? Alam kong nakakapagod ang trabaho ninyo. Binibini, bawal lang mamasyal sa lugar na ito. Umalis ka na ngayon din. Ano kasi? Ang totoo niya, may mas maganda pang tingnan kaysa dyan. Mas maganda pa dyan. Hindi ko na kaya to! Nagawa natin! Sige-sige lang yan. Sige na, umalis na kayo. Sige yan! Narinig niyo ba yan? Luzon, may ingay yata! Bilisan niyo! Dalaw! Punta natin! Sa tingin ko, parang biglang tumami ang mga tao. Mga pakpak ng hangin! Mahimbing na pagdulog! Samantalahin na natin. Bilis, pumasok na kayo sa Ostland. Kaming dalawa ni Siesta, pupunta kami sa may tulay. Jimmy, Reynald, dumiretso kayo sa engine room. Apo! Tagumpay tayo. Ayaw umusad! Dagdagan niyo lang pang gatong! Apo! Bilisan po ninyo! Mahaabutan tayo ng mga sandalo! Mr. Colbert! Tagumpay tayo! Mr. Colbert! Kapag hindi natin manilisan, maaabutan tayo! Tama lang to. Isa pa, Decoy lang naman tayo, hindi ba? Bago makalampas si Saito sa border, hanggat maaari, kailangan natin makuha kanilang atensyon.
Anong ginagawa niya? Taktayo kayo riyan! Gusto nila makarating sa Galia mula sa border ng Germania! Kailangan maunahan natin sila! Opo! Kailangan natin silang masundan! Opo! Luis. Mabuti na rin ito. Lahat ng ating mga kabiguan mabubura ng dahil dito. Isang malaking tagumpay. Maraming salamat. Natutuwa ako sa inyo mga papuri. Ganun pa man, may isang bagay lang na gumugulo sa akin. Anong problema? Mukhang malungkot ka. Ang totoo. Sinusundan bilang mga taksil? Ang grupo ng mga void bearers? Ganun na nga. Sa palagay ko, plano nilang iligtas si Charlotte. Interesante. Bago sila makapasok sa Galia, gagawin hindi ko. Na kailangan. Nasa Alhambra pa rin si Bidasyal ngayon. Mabuti na rin ang ganun. Bago mahulog ang pamangking ko sa balon ng walang hanggang pagtulog, hayaan nating makita niya ang kanyang mga kaibigan. Pagkatapos ng masusing pagsusuri, ganun pa man, ang talikuran at pagtaksila ng aking mga kaibigan ng tanging natitirang paraan. Kaya nararapat lamang na pagdusahan ko ang aking mga nagawang kasalanan. Kung ano man ang nararanasan ko ngayon, siyang nararapat. Ang huling kahilingan ni Lu, ang mapatawad siya ng mga kaibigan pinagtaksilan niya. Ngunit, isa lamang itong pangarap na posibleng hindi magkatotoo. Paano nila ako mapapatawad? Ang dami nilang sumusugod! Kapag hindi natin binilisan, mahuhuli nila tayo! Okay, kung ganun, lalaban din tayo sa kanila! Hindi tayo lalaban! Ayokong may masasaktan sa inyo. Wala bang katapusan ang pagsalungang ito? Pwede ba tumigil ka na, Malicorn? Pare-pareho na tayo napapagod dito. Luis! Nasaktan ka ba? Wala itong anuman. Simula ngayon, pag-aaralan ko mabuhay mag-isa. Walang kwenta ito. Luis! Wala itong anuman. Hindi naman ako nasaktan sa ito. Huwag mo na akong intindihan. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Halika na. Sa mga oras na ganito, maaasahan mo naman ako. Huwag mo namang isiping pababayaan kita sa oras ng pangangailangan. Oy, Saito! Baka mali ang isipin mo, ha? Hindi dahil sa sakit ng pako. Kaya lang, kailangan ko rin pagbigyan ng aking familiar paminsan-minsan. Kaya naman, hinahayaan kitang gawin mo ang gusto mong gawin. Maliwanag ba? Naintindihan mo ba ang sinasabi ko? Sige, sige na. Si Saito, lagi rin naman siya nag-iisa. Paano siya nagkakaroon ng tapang at lakas ng loob? Alam niya kung anong gagawin. Bakit ko ba kinakawaan ang aking sarili? Master! Malapit na ang mga sundalo sakay ng mga dragon! Magiging mapanganib kapag nagpatuloy pa to. Suko na kami! Kayong apat lang? Nasaan si Saito? Nakalampas na sila sa border. Matagal din tayong hindi nagkita, Anis. Paano? Ang ulupong. Buhay pa rin siya. Hindi ako makapaniwala. Tatlong beses akong naloko.
Halika rito. Kailangan mo magpaliwanag. Kung hindi, wala na ako naiintindihan sa takbo ng mundo. Ito na ang kaharian ng Gaia. Ang kapatid ko. Tabisa, ililigtas ka namin.